Gusto mo bang mag-abroad? Gusto mo bang makapunta at makapagtrabaho sa Europe? Kung ang sagot mo ay oo, ihanda mo na ang popcorn mo at panoorin ang video na to hanggang dulo. O tara, umpisa na natin. And lights, camera, action! So yun nga mga idol, ang pag-usapan natin sa video na to ay kung paano makakuha ng Poland Working Visa upang makapagtrabaho sa Poland. At base sa aking masusing pag-aaral, pananaliksik, eksperimento na umabot pa sa planetang Mars sa loob ng 1 million years, ay ito ang aking natuklasan. At ito na nga mga idol, marami kasi sa mga friends ko ang nagtatanong kung paano makapunta at makapagtrabaho sa bansang Poland. Kaya naman, naisipan kong gumawa na lang ng video na to para sagutin ang lahat ng kanilang mga katanungan at para na rin makapagbigay ng ideya sa inyo. At ito ang madalas nilang mga tanong. Una, paano mag-apply ng Poland Working Visa upang makapagtrabaho sa Poland? Pangalawa, ano-ano ang mga requirements? Pangatlo, ano-ano ang mga trabaho na available sa Poland? Pangapat, may mga qualifications ba sa pag-a-apply? Panglima, ano-ano ang mga posibleng itanong sa interview sa Poland Embassy? Pang-anim, magkano ba ang sahod sa Poland? Sa pampitong katanungan, magkano ang expenses o magagasto sa pag-a-apply? At ang pang-walo ay bonus tips kung paano makapagtrabaho sa iba pang European country tulad ng Germany, Norway, France, Spain, Italy at iba pa. Palit datapwat pagamat agimat, kung ikaw ay bago pa lamang sa aking YouTube channel, ay huwag mong kakalimutan mag-subscribe, mag-like, i-share, at i-hit ang notification bell para sa mga susunod pang informative video. At heto na nga mga idol, tirayan na natin ang unang katanungan. Paano nga ba mag-apply ng Poland Working Visa upang makapagtrabaho sa Poland? At diretsahang usapan mga idol, nakapag-work ako dito sa Poland sa tulong ng Gateway Visa Solution na isang visa consultancy agency. Oo mga idol, tamang yung narinig. Ang Gateway Visa Solution ang tumulong sa akin. At konting kaalaman, ang Gateway Visa Solution ay nag-assist din ng ibang uri ng visa services tulad ng student visa, permanent residency visa, business migration visa at marami pang iba. At hindi lang sa mga bansang Europa, kundi maging sa Canada at United Kingdom. Ang Gateway Visa Solution sa kasalukuyan ay may main office sa Dira, Dubai at meron na rin branches sa Pilipinas sa SM Legazpi, SM Las Piñas at Naga City. At ito ay pagmamayari ng isang Pinoy. Pero teka muna mga idol, linawin ko lang, hindi ako konektado sa Gateway Visa Solution or sa kahit alinmang visa consultancy agency. Ang mga impormasyong aking ibinabahagi sa inyo ay batay lamang sa aking sariling karanasan sa loob ng 1 million years ng pananaliksik. At ngayon naman mga idol ay tirahin na natin ang pangalawang katanungan. Ano-ano nga ba ang mga requirements sa pag-a-apply ng Poland Working Visa? At ang pinakauna sa inyong personal documents ay ang inyong valid passport na hindi bababa sa 1 year and 8 months validity. Valid national ID. Example, ikama ID kung kayo ay nasa Saudi Arabia. Latest employment certificate with Chamber of Commerce stamp kung kayo ay nagtatrabaho sa isang kumpanya. At para sa kumpletong detalye ng mga requirements, i-check nyo na lang sa description sa ibaba ng video na to. At sa pangatlong katanungan mga idol, ano-ano ba ang mga trabaho na available sa Poland? So yun nga mga idol, maliban sa factory worker ay marami pang ibang pwede pasukan tulad ng kitchen helper, junior cook, waiter or waitress, housekeeping, spa therapist, driver, and welder. At i-open nyo na lang ang link sa description box para sa iba pang uri ng trabaho. At sa pang-apat na katanungan mga idol, tirahin na natin ito bago pa kayo mainip. May qualifications ba sa pag-a-apply at ang sagot ay depende sa papasukan niyong trabaho. Kung sa factory kayo magtatrabaho bilang production worker, ay walang qualifications, basta't kaya mo pang magtrabaho. At may mga 50 years old pa nga and above na workers dito as long as may asig pa, kaya pa magtrabaho.
Pero kung pang-skilled worker na trabaho ang papasukin mo, eh, alam nyo na yan, mga idol. At sa panglimang katanungan, mga idol, ano-ano ang mga posibleng itanong sa interview sa Poland Embassy? Tandaan nyo, mga idol, na isa ito sa dapat nyong paghandaan. Kasi kahit pa kompleto na kayo sa requirements, pero hindi nyo nasagot ng tama ang mga tanong sa inyo sa interview, eh may posibilidad na hindi kayo makapunta sa Poland. At ang isa nga sa mga tanong sa akin during interview ay ito. Ang tanong, when you reach Poland, what will you do? At ang sagot ay, when I reach Poland, there's a specially dedicated coordinator from the company. Example, my company is HR Motive 5. That will pick me up in the airport and will send me to the accommodation. Kadalasan sa mga naunang nagpunta ng Poland ay nagra-run away. Kaya, isa ito sa madalas nilang itanong maliban sa personal information. At para sa iba pang mga possible questions sa interview sa Poland Embassy, i-check nyo na lang sa description ng video na to, mga idol. At ngayon naman ay pag-usapan natin ang sahod sa Poland. Excited na ba kayo malaman? At kung excited na kayo, ay tirahin na natin itong pang-anim na katanungan. At dahil napagod na ako sa kakasalita, eh, panoorin nyo na lang, mga idol. At ayan nga, mga idol, ang sahod ko dito sa Poland. Pero dahil sinipagan ko ng 0.99%, ay umabot ako sa 200 hours per month. At kumita ako ng tumataginting na 47,462 pesos sa isang buwan. Malit lang, di ba? What? Di na rin masama si stepping stone dito sa Europe. At sa pampitong katanungan naman, mga idol, ay pag-uusapan natin kung magkano ang total expenses ko sa pag-apply. At ang sagot ay nakabase ang gastos sa kung saang lugar kayo magpa-process ng application. At dahil sa Jeddah, Saudi ako nag-process ng application ko, at sa Riyadh ang Poland Embassy, at sa Dubai naman ang aking visa consultancy, ay talagang napamura ako sa laki ng ginastos ko dahil umabot sa 250,000 pesos lahat ng ginastos ko. Kaya naman naubos ang ipon ko sa Saudi. Pero ang good news, kasi hindi nyo na ako mauutangan. At bago natin umpisahan ang pangwalong topic, bekena man, mga idol, huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-like, i-share, at i-hit ang notification bell para sa mga susunod pang informative videos. Dahil sa susunod kong video, ay i-share ko naman sa inyo kung paano mag-direct apply sa Poland employer. At napakalit na halaga lang ang magagastos nyo dahil sa direct application ay hindi ka nadadaan sa visa consultant. At ito na nga ang bonus tips, paano makapagtrabaho sa iba pang bansa dito sa Europe. Sana ay marami kayong natutunan at dyan nagtatapos ang ating video. Hanggang dito na muna tayo. Maraming salamat sa panonood. Kita-kita na lang ulit tayo sa susunod pang video. God bless sa ating lahat, mga idol. At soon, magkita-kita tayo dito sa Europe.